Hey guys, welcome to my channel. So, itong channel na to dinededicate ko sa mga kababayan ko sa Pilipinas and sa lahat ng panig ng mundo, okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is EDC. Okay? So, EDC is everyday carry. Nauuso na rin 'yan sa Pilipinas yata yung word na 'yan. Related sa prepping also, pero sa Pilipinas kasi by experience, minsan ginagawa na natin yun eh, pero wala tayong tawag. Hindi natin alam kung anong tawag doon. So, yun. Ang nag-coin talaga ng word na prepping is mga Amerikano. So, EDC, Everyday Carry, ano ba yung dinadala nyo everyday? Okay? Okay, doon sa mga hindi nakakilala sa akin, nasa labas ako ng Pinas. Nasa Texas ako, USA. Okay? So, yung pag-carry dito, yung EDC dito, ibang-iba sa EDC dyan sa Pilipinas. Bakit? Una-una, yung ganitong style. Ayan, nagano kayo, meron kayo mga body bag, di ba? Hindi uso dito yan. Hindi uso. Hindi uso ang mga body bags na ganito. Bakit? Kasi halos lahat dito may kotse. So, yung mga gamit, pag nag-carry dito, always on your person, so yung barrel, kutsilyo, nandiyan na sa ano mo, sa mga pockets mo yun, sa belt mo. Okay? Kung may kailangan ka pa, kukunin mo sa kotse. Ganun. Sa atin, kasi konti lang ang may kotse, so lahat, majority, 70% nagko-commute, so lahat ang gamit na kailangan madala mo, nasa bag mo. Diba? So, ganyan. Pero, siguro, ilang weeks na tinry ko mag-EDC ng ganito. Okay naman kasi lalong-lalo na pag ganito yung attire ko. Actually, mga Pilipino lang ang nag-attire ng ganito. Naka-short, tapos naka-t-shirt. Mahirap magdala ng barrel. Lalong-lalo na pag ganito yung short mo. Okay, mahirap. Kahit kasya dito, yung maliit kong barrel, na ano ko baka malaglag, tapos hindi ko mamalayan. Okay. Okay, let's take a closer look dun sa EDC / body bag na ginagamit ko, no? And ito, bagong dating lang from eBay, bumili ako ng coin. Okay. Bakit? Bakit may coin? So, member din ako ng EDC group dito sa US. So, part ng EDC nila yung magdala ng coin. Okay, so, ang tinatawag nila dyan eh, challenge coin. Okay, so, pwede kang automatic, meron kang pang flip ng heads or tails, magde-decide ka, or pang ano, pang patay ng oras, pang iba, nag-fidget, kaya actually, yung fidget spinner, mga EDC addicts ang ano yan eh, nagpauso yan eh. Ano yun? Yung habang naghihintay ka, nagaganyan ka, may ginagalaw yung daliri mo. Okay, or yung kamay mo. Ganun. Pag napinili ko, yan, maliit lang, hindi gano'n. Malaki kasi anything larger talagang full size na bag. So let's see kung ano laman. Yung susi ko hinuhook ko lang siya sa labas. Okay, para madali access kasi hindi ko nilalagay sa loob. Bakit? Kasi pag nalaglag hindi ko mamamalayan. Okay, mas yan pag naririnig kong kumakalan sa andyan na siya. So let's start sa labas, pinaka outside pocket. Okay, ito pala may molly webbing, pwede mo itong dagdagan ng ano, accessories kung gusto mo. Eh, syempre, andito yung wallet ko. Wallet ko, aluminum wallet. Hindi uso dito ang cash eh. Puro cards lang talaga ginagamit. So, aluminum wallet daw, syempre, para hindi ka ma-scan yung information mo. Tapos, yun, dadala akong band-aid. Tissue. Kasi, you know, for emergency. Tsaka, meron ako allergic rhinitis. I need that. So that's the outside. Yung second pouch naman, ano meron tayo dito? Oh, cash. So, kahit ano, marami kang cards, credit cards, that pala, kahit pa paano may dala kang cash pang emergency din. Okay? Kasi may mga establishments, parang mga food trucks, hindi nag-accept ng card, pero rare, napaka-rare nun. Oh, ito, binili ko to purely for EDC. Okay. The cat. Felix the cat. Ano to? Brass. Knuckles. Ayan o. Pang punch. Ang talim niya, no? Kung talagang it goes down na hand-to-hand combat.
Ito, at least lamang ka pa rin. Ayan. I don't know kung meron dito dyan sa Quiapo or what, or pwede nyo ipagawa to. Simple-simple lang siya. Oh. Basta kasha yung dalawang mong daliri. Tapos pwede ka makipagsuntukan. Ayan, ganyan. And then, ito, lighter. Actually, torch lighter to. And, just an info, hindi ako nagsisigarilyo. Okay? So, marami kasing, kailangan mo kasi ng, ano, kung prepper ka talaga, kailangan mo ng fire. Plus, ito, meron siyang can opener. Meron siya yan. May maliit siyang knife, pag kailangan mo, sana, wish ko sana may Phillips screwdriver, eh, kaso wala. Okay? And then, torch siya, naubos ko na, hindi ko nang na-refill. Ubus na. Torch lighter. So, i-refill ko, pero, kung prepper ka or nag-EDC ka, dahil meron kang lighter. Okay. That's it. Okay, dito na tayo sa main compartment. Mm-hmm. So, syempre, dito, nandiyan yung wallet, cellphone ko. Ball pen. Syempre. Now, magsulat ng info. May na-meet ka, sulat mo, or directions. And then, may isa pa akong biniling ball pen. Ito pwede rin. Actually, ball pen din to eh. Ayan o. Ball pen siya. Pero aluminum ball pen to. Ayan, may tip. Pang ano ito eh, self-defense. Pag may pag hand-to-hand combat ka rin, parang gamitin mo rin siya na ano, pamukpok. Parang glass breaker to eh. Okay. And, syempre, kailangan may dala kang knife. So, yung knife, meron ding glass breaker. Tama, glass breaker. Redundant. So, pag, favorite kasabihan ng mga preppers is 2 is 1, 1 is none. Okay, so maganda, may backup ka sa backup mo. So, yan. Kasi, lalo-lalo sa place ko, sa Houston, once a year, binabaha. Pag nasa loob ka ng sasakyan, pag binaha sa sasakyan mo, flash flood, lahat ngayon, power na, di ba? Mamamatay yung, ano, engine mo, pati yung power ng windows mo, hindi ka makakalabas. Kaya kailangan may glass breaker ka. Okay. Knife. Kaya kailangan may knife ka. So, dito, allowed naman dito mag-carry ng knife. Eh. Then, what else? Oh, flashlight. That, may dala kang flashlight. Okay. Lalo na pag-uwi ka, papunta sa sasakyan mo hanggang sa pinto. Okay, and plus, syempre, emergency purposes, lalo na pag na-stranded ka, dapat may dala kang flashlight. And last not, not the least, ito. So, dito, pag nakikerry ka ng barrel, dapat on your person. Ano ibig sabihin? Nakakabit sa'yo palagi. Dapat, ano, hindi mo ilalapag. Kaya hindi ina-advise yung mga bag eh. Kasi pwede mo ito maiwanan. Kaya ang pinili ko talaga maliit lang, mas body bag. So, mas madali ko siyang makuha kasi nakakabit lang sa akin. Hindi ko to binababa talaga. Okay, so ang carry of choice ko, Ruger LCP380, safety check. Okay, so kahit may mga bago ng mga baril ngayon, like yung car, or mas maliit pa, okay, sanay na ako dito sa Ruger LCP. Okay, tapos naglagay lang ako ng plus 1 extension. So dati 6 lang rounds, ngayon 7 plus 1 na siya, hollow point. Okay, so alam ko sa Pilipinas and sa ibang parts, medyo restricted ang pag-uun ng firearms. Okay, so ito, pwede na ako ima-minus mo to. Okay, pero kung allowed, bakit ka mag, ano, ano tawag dito, magpapalamang kung allowed naman sa lugar mo. Diba? So that's it mga kababayan. Hopefully may na-share ako sa inyong ideas. Hanggang sa muli. Ito po, sa susunod ng mga videos ko pakiabangan. May mga naka-line up ako in my mind eh. Wala lang akong time mag ano, mga ng videos. Pero as of now, thanks for watching guys.